Today, gagamitin ko tong Nokia 3310 sa loob ng isang linggo. Here's why. Palaki na palaki yung mga cellphone ngayon. And at the same time, mas nagiging high-tech na. Isipin mo, yung cellphone mo ngayon, mas malas pa sa ginamit na PC nung pumunta sila sa moon. Ito na din yung equivalent ng TV ngayon. Lahat na ata mapapanood dito. May nakita nga ako, may nanonood dito ng bot. Ito yung cellphone ko, the Galaxy S22. Malaki siya, and at the same time, manipis. At ito naman yung Nokia 3310. Robust, simple, at sexy. Balita ko, pag pinalo ka nito sa ulo, automatic knockout niya. That's why for the next 7 days, I'll share na baro titignan ko kung a Gen Z like me would last on a... Hello? Yes! O pre, kamusta pre? Good morning, SLA! To start our day off, bibili tayo ng Nokia 3310. Oh, sheesh! 700 pesos, shipping fee 4,500. Napakaganda naman ng deal na yun, tol. Check out. Sir, ito na po yung order nyo. Thank you! Magiging honest na ako, hindi ko yung na-expect na ganun kabilis yung delivery pre. Sulit pala yung 4-5 eh. O baka kapit-bahay ko lang siya. Oh my goodness! Going to call you Noki. You're probably wondering, Shanner, bakit nagagamit ng Nokia 3310? One week ago, I was scrolling to my feed. May nakita akong article na kalagay, is society moving in the right direction with technology? Tapos sabi ko naman, oo. Then na-realize ko na, sa Amerika nga may gumawa na ng robot na asong umiihi ng beer. Tapos may nakita din akong ahas na nilagyan nila ng robot na pa. Is this the peak of mankind or am I in a matrix? And at that point, I've realized na kailangan kong makalis sa matrix. At ito ang makakatulong sa akin, si Noki. Gusto ko lang i-remind sa inyo na wala tong social media. Wala lang tong Spotify. Sa mga makikinig na music, anong gagamitin mo pa? Hello? 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 Day 2, baby! Standing strong! First time ko in a long time na makatulog ng hindi puyat kaka-cellphone. Na sobrang sarap ng tulog ko, hindi ko alam na yung alarm ko nag-a-alarm na pre. Since wala akong Grab or Foodpanda sa cellphone na to, paano ako makaka-order ng cravings ko? I got a solution. I have to do it in the old way. Old-fashioned way. The old! Simple lang naman yung gusto ko sabihin. Papa-deliver tayo. Para sure na hindi ako gagamit ng phone, yung phone ko nilagay ko sa box. Tapos yung box, nilagay ko pa sa isang box. Tapos yung box, tinapo ko sa labas. Pupulutin ko na sana kasi joke lang, tapos may pumulot ng box. Nakita ko si John Cena, sabi niya, Big chili! Kaya yun, wala na akong cellphone. Jollibee delivery. Sorry, you do not have enough load in your account to make this call. Ano yung pinaload ko, guys? Only call and text to all networks lang yung pinaload ko. Which means, bawal siya tumawag sa telephone. Then we have no other choice. Napamunta mismo sa Jollibee. Magkano papuntang petrol? 70. 70 pesos? Maglalakad na lang ako. Alam mo bang pag naglalakad ka, mas tumataas ang chance na pumogi ka? Kaya maglalakad na lang ako. At since wala akong Google Maps, kailangan ko magtanong sa mga tao. Pero saan yung Jollibee? Jollibee? Yun sa... Diretso ko lang. Diretso. Kanan. Kanan. Lataw, saan ka pa dyan? Uwis na ako. Akala ko mala-upload dyan. Hindi ka naman Jollibee dito eh. Sabi diretso. Putik na ang lahaban ng diretso. Doon pa po. Right. Malayo pa. Right dyan. Salamat mga boss. Ate, saan po dito yung Jollibee? Dito, nakitry si Tina, no? Diba? Ano ka dyan? Diretso. Tapos kaliwa ulit, ayun na yun. Mas malapit dito kaysa dyan. Kasi ayan, mahaba ka din yung ano. Malapit dyan. Suko na ako guys. Sino pong mauna? Si Jollibee? Or yung chan ko? Siyempre yung chan ko boss. Hindi ko lang saan ako pupunta eh. Kasi napapaisip ako na thankful rin ako sa technology na meron tayo. Okay guys, it is day 3. My main problem is entertainment. For the past 2 days, Snake Lang nilalaro ko at medyo nabobored na ako. Kailangan ko humanap na iba pang source of entertainment. And by the way, hindi na ako mag-isa sa bahay na to. Meron na ako mga kasama. Tignan natin ano reaction nila na ito yung cellphone ko, pre. Ito yung cellphone ko bago. Cellphone mo bago? Oo. Eh, luma na to eh. Merong isang bagay dito na hindi mo kayang gawin sa touchscreen, pre. Mag-text ng no-look. Dito dati, uso pa dito, GMGM. Hindi mo cellphone ko, bro. Bago. Ano ka?
My main goal for today is simple. Hindi na tayo pwede maglakad. Sasakay na tayo. Wala akong pay kung 70 pesos yan. Ayoko nang maglakad. Alam mo ba na mas nakakapogi pag nag-commute ka? Anong source ko? Just trust me, bro. Since wala akong GCash, kailangan ko nang gawin yung pinakakailangan gawin. Kailangan ko mag-withdraw, pre. Kasi wala akong GCash eh. Wala akong pagsisendan. Hindi ko alam kung may GCash dito. I have two options kung saan ako pupunta. Number one is Boracay. Maganda doon, pre. Pwede ka mag-chill-chill, party-party, alam mo na. And number two is time zone. Between sa dalawa, alam naman nating time zone lang yung afford ko. Anyways, yun na ata yung pinaka-stressful ng commute na experience ko, pare. Partida alas 2 sa umalis sa bahay. Anong oras na ngayon? Alas 4 na, 4:51. Since nandito na tayo sa time zone, libangin na natin yung sarili natin. Tara. Ito na, tol. Ito na yung galit ko. Tekken 9. Dapat ako yung nilalagay nila sa Michael Jordan na logo. Alam niyo kung bakit? Kasi ako pinaka the best na basketball player. Ayaw mag-dribble lang hindi natin yun. Tapos yung logo yung ilalagay nila sa sapatos ko. Ito. Ito na, tol. Ito na. Kung merong no-look pass, ako, no-look shot. Tatansyahin ko lang. Pwede na? Alright guys, it's day 5. Malamang nagtataka, Shanner asked in day 4. Natulog lang ako, hanip na day 3, napagod ako, boss. Battery check. For the last 5 days, 2 bars lang. Wala akong kakol, wala akong katext, guys. Ang ginagamit ko lang dito ay Snake. Since miss ko na yung social media, we are going to do it in the old ways. The old ways. Wala pang nakakagawa nito. Ang tawag dito ay socializing. Since wala akong Facebook, wala akong social media, ito yung naisip ko na paraan para makahulubilo sa mga tao. Nakita nyo ba yung papel na hawak ko? 5 days ago, bago ako gamitin si Nokia, nagpaprint ako ng mga pictures na pwede kong i-share. My favorite line, I love life. Oh, yung ozone layer natin malapit na mag-heal. Thanks, Mother Earth. Nay, may bibigay pa ako sa inyo. Gusto lang po sabihin sa inyo na I love life. I love life, bro. Sabi mo na, I love life. I love life. Good news! The ozone layer will be healed in 2006. Share ako sa iyo. Challenge ba yan? Alam mo ba na sa 2065, recover na yung ozone layer natin. Ito siya dati, oh. Butas. Ito na siya sa susunod. Hopefully, mas mabilis, no? Sana. Opo. Salamat, kuya. Okay, sige. Thank you, ha. Kunyari, nag-aanap akong tao. Oh, that's hot. That's hot. May bibigay po kami sa inyo, ate. Alam niyo po ba to? Si Idol pala to eh. Anong masabi mo sa si Idol pala to? Wala. O, sa inyo na lang to, te. Ay, sige, salamat. Pre, may share ako sa'yo, pre. Ang sponsor ng video natin, boss. Ang Buba Palooza Music and Arts Festival. Uy! Ang pinaka-grandeng concert sa Pilipinas ay parating na pre sa February, ang Buba Palooza Music and Arts Festival. Mapapanood mo ang mga OPM legends natin katulad ng Kamikaze, Parokyan Edgar, Franco, Itchy Worms, December Avenue, Mayonnaise, at bukod pa doon madami pang OPM legends na makakasama sa lineup. Hindi lang siya music festival, merong live art, fireworks at one of a kind experience. At hindi lang yun, meron ka pang chance manalo ng worth 3 million franchise business powered by the one and only Big Bro! Gusto mo ba sumama na walang ginagastos? I got you, bro! Mamimigay ako ng 2 tickets para sa inyo. Congratulations kay Caitlin De La Peña dahil nanalo ka ng 1 ticket sa Buba Palooza. Ikaw yung nanalo sa last giveaway natin, tol. Congrats! Kaya message mo lang ako sa IG para maklaim mo yun, tol. Gusto mo ba sumama sa amin ni Caitlin dahil pupunta rin ako sa concert na yun? All you need to do is like and follow Buba Palooza's Facebook page and comment down below your proof. As of now, may 500 regular tickets lang na natitira. Kaya ano pang hinihintay mo? Check out na sa www.smtickets.com. Now let's go back to the video. Alright guys, it is day 6 and I don't know pare,
Medyo kakaiba na yung pakiramdam ko. Nagagawa ko yung mga bagay na kailangan kong gawin. Parang yung mga senses ko, parang nag-off the charts, pare. I have mastered texting nang hindi ako tumiting sa keyboard. Parang ako yung pinaka-confident dito sa bahay. Ewan ko, parang ako yung, guys, ito yung dapat natin gawin. Ah, okay. I don't know, pare. Ito na natin yung pinaka-best version ng sarili ko, thanks to Noki. Pero, who knows, pare. Tignan natin sa day 7. Ano na meron sa day 7? Ano nangyari dyan? Hindi na gumagalaw, boss. Gagi. Uy, nawala. Bakit, pre? I've been feeling things na bago sa senses ko. I feel powerful. When I started using Noki, akala ko I was stopping myself for improvements. Ako lang yung naiiba yung cellphone eh. And feeling ko nahuhuli na ako. Pero hindi. Malaya na ako. You think you're the only superhero in the world? So ibig sabihin, hindi lang ako yung 7 days na gumamit kay Noki? You become part of a bigger universe. You just don't know it yet. Sino ka ba? Nick Fury, Director of S.H.I.E.L.D. Huh. I'm here to talk to you about the Avenger Initiative. And that is it for this video. Maraming salamat sa panonood. If you like this video, leave a thumbs up and subscribe mo na, tol. Malapit na tayong mag 100k subscribers. Kunti na lang yan, tol. This 2023, I'm trying new things out. Kaya sana nag-enjoy kayo. And shoutout kay Jake Rosin at saka kay Editor Master. Every week, meron akong dalawang subscribers na sinashoutout. Kaya all you need to do is comment down below, Shanner, the Nokia 3310 user. Guys, yung proof nyo, ilagay nyo lang sa comment section para manalo kayo. Anyways, may powers na ako, tol. Kaya, alis na ako. Guys, meron pala ako ipapakilala sa inyong app. Ang tawag dito ay Snake Impact. Perfect.